Kumusta mga ka-isla? Welcome naman sa ating panibagong vlog, sa ating panibagong motorcycle review. At ngayong araw mga ka-isla, ito yung pag-uusapan natin ngayon. Itong bagong Inmax 155. Ito yung 2022 model o year model. So ito yung dark petrol na color or matte green. So itong motor na to mga ka-isla, ito yung pag-uusapan natin. Ano nga ba ang mayroon sa 2022 Inmax 155? Sabi nila dual ABS daw ito, mayroon traction control at naka-BVS. So first mga ka-isla, is yung napansin ko sa motor ito is yung kanyang headlight pa rin. So maganda yung headlight ito mga ka-isla, parang robot yung dating. So very aggressive yung kanyang headlight. Tapos naka LED na ang headlight ng Inmax 155 2022 mga ka-isla. And then yung kanyang visor, so medyo malapad at mahaba na yung visor ng Inmax 155 na bago. So goods na gusto. So pwede mo naman tong tanggalin at saka lagyan ng extension. And then yung kanyang matte finish na green mga ka-isla. Ito yung matte finish na green. Boss, ito mismo naka-indicate yung stop and start system o yung idling stop or stop and go ng Yamaha. And then naka-ABS na ito mga ka-isla. Ang Inmax 155 pala mga ka-isla is naka-dual ABS na. So goods na ang braking power mo nito at yung stopping power when in terms sa hard braking mga ka-isla. Yung mga emergency braking mo ay safe na safe dito sa Inmax 155 dahil equip ito ng dual channel ABS. Tapos malapad din yung kanyang disc brake mga ka-isla. And then naka single piston caliper ito sa harap, and then sa likod naka single piston caliper din. So both are ABS mga ka-isla. Yung kanyang suspension sa harap is naka telescopic fork suspension pa rin. So dito upside down the suspension. And then yung mags niya ay maganda din at sinamahan ng front tire na 110x70-13 tubeless ang kanyang gulong mga ka-isla. And then sa kanyang likod naman is yung 130x70-13 tubeless din. At ang kanyang signal light mga ka-isla ay naka bulb type pa rin ito at meron itong hazard light or hazard lamp. So meron itong hazard ang Inmax 155 mga ka-isla na 2022 model. So nga lang is naka bulb type yung kanyang signal light. Tapos dito nakalocate yung kanyang busina. Yung kanyang busina mga ka-isla ay medyo maliit ang busina ng Inmax 155. Pwede mo naman ito tanggalin at pweta ng malaking busina at malakas na busina kung gusto mo ng malakas na busina. So pwede mo yan tanggalin at pweta ng mas malakas. In other sa nagustuhan ko sa motor na ito mga ka-isla is yung kanyang floorboard. Very relaxed ang kang body position mo nito mga ka-isla, and then yung sitting position nyo. Yung paa mo nito kapag humangkas ka sa Inmax 155 is mauunat mo talaga. Makakatulong ito na hindi mangalay yung paa mo kapag mubiyahe ka sa malalayong lugar. And then yun yung kanyang fuel tank mga ka-isla. Equip ito ng 7.1 fuel tank capacity, so malalayo na yung malalakbay mo sa Inmax 155. And then yung keyless system niya na mayroong fuel at seat button. Ito mga ka-isla yung side pocket ng motor at mayroong takip ito. So malalim din ang kanyang side pocket. And then sa kabila naman, matatagpuan din yung kanyang other side pocket na mayroong charging port. So cigarette type socket ito mga ka-isla. So hindi ito USB port kaya ng ibang motor. So ito, kailangan mo pang mabili ng cigarette socket para ma-charge mo yung cellphone. At lalim naman ito mga ka-isla. So kasya-kasya dito ang isang bottle na 8 ounce na tubig. So yung kanyang handlebar mga ka-isla, so maganda yung handlebar ng Inmax 155. Very premium yung dating. Tapos meron siyang logo ng Yamaha dito.
At meron din siyang logo ng Yamaha Y-Connect, mga kaisla, dahil ang motor na ito ay naka Yamaha Y-Connect na. So meron din siya itong application na madownload mo sa Android and then sa iOS. So i-connect mo yung motor mo sa cellphone. And then is ang kanyang multifunctional full digital speedometer or dashboard. So bakit nasabi ko itong multifunctional, mga kaisla? Dito sa kanyang menu button or menu switch ay makita mo dito, matrack mo dito yung kanyang bar type, fuel gauge, speedometer, clock, and fuel economy data, and also sa Y-Connect display notification kapag connected na yung phone mo sa motor. So dito mo yan makikita, mga kaisla, matitrace or makakonfigure dito sa kanyang Y-Connect button. At dito naman sa right side switches function, mga kaisla, matatagpuan mo yung stop and go or stop and start ng Yamaha, and then yung hazard switch and yung push start button. So tatlong switch lang dito matatagpuan mo, mga kaisla. And isa rin sa nagpapabigay premium look sa motor is yung kanyang matte finish and din yung kanyang emblem na Inmax, mga kaisla. So naka matte finish na kulay and then yung emblem niya. Sa kanyang tail light naman ay naka LED na ito and 6 lead na ito. So maliwanag ang kanyang tail light. Kaso nga lang yung kanyang signal light is bulb type pa rin. So sa kanyang rear fender, malapad ang rear fender ng Inmax 155. So gusto na gusto sa mga puputik at mauulan na lugar or kalsada na daanan mo. Yun pa rin, malapad yung kanyang gulong sa likod at naka ABS channel din ang likod ng Inmax 155. So punta natin yung kanyang CVT, mga kaisla. So ito yung itsura ng CVT ng Inmax 155. So equip ito ng liquid cooled 4 stroke single overhead cam, 155 single cylinder 4 valve fuel injected with CVT and BVE. At syempre Vlocor Yamalog ito, mga kaisla. O, dito nyo makikita yung anong oil ang gamitin mo, Yamalog Vlocor. So may bago rin itong cylinder head, mga kaisla, at nakapagbigay ng compact combustion na ma-achieve na yung mataas na compression ratio upang makapag-deliver na efficient combustion power sa motor. Meron itong compression ratio na 11.6:1 at meron itong bore na 50 mm, at yung kanyang stroke ay 58.7 mm na kayang mag-produce na maximum horsepower na 11.3 kW at 8,000 revolution per minute, at maximum torque na 13.9 Nm at 6,500 revolution per minute. Ang kanyang oil capacity, mga kaisla, is 1 liter. So sa mga nagtanong dyan kung ilan ang oil capacity ng Inmax, is 1 liter. Sa kanyang rear suspension, mga kaisla, ay naka dual suspension ito. Pero yung wala tong gas tank ni guys sa ibang motor, kasi DB na mayroong gas tank. And din sa kanyang muffler, so maganda yung design ng muffler ng bagong Inmax 155, mga kaisla. So nagustuhan ko yung design ng muffler nito, and din yung kanyang heat guard na meron pang extension. So ang hindi ko lang nagustuhan dito, mga kaisla, is yung kanyang rear suspension. Sana naman lang nilagyan to ng gas tank kagaya ng sa IDB, mga kaisla. So pwede mo naman to palitan. Pag nakabili ka ng Inmax, pwede mo palitan to ng merong gas tank. And din, mga kaisla, isa din sa nagustuhan ko dito sa Inmax 155 is meron siyang mechanical key. Just in case na mawala mo yung susi at gusto mong buksan yung U-Box, so itong mechanical key yung gamitin po para mabuksan mo yung U-Box. So nito sa ilalim yung susian nito, mga kaisla, in between ng rear suspension. So dito, ito yung mo yun matatagpuan yung mechanical key niya. So try natin itong ipasok. Mahirap ipasok, mga kaisla, kasi yung isang kamay natin is nakahawak sa camera. So medyo mahirap. So dito siya nakalukit, mga kaisla. Kapag
nawawala mo yung yawi mo, yung susi mo, so dito mo yung ma-access. And then, ito na yung U-Box ng Inmax 155 mga kaisla. So, kasya dito is ang isang XL size na full piece helmet. So, malapad at malalim to mga kaisla. Tapos, yung shape niya is rounded. So, dito mo rin matatagpuan yung battery ng motor. 4L lang ito. So, maliit yung battery ng Inmax 155 compared sa ating other motor na merong may malaking battery capacity mga kaisla. Tapos yung upuan naman ng Inmax malapad, so malapad at mahaba, so very comfortable ang upo mo nito at din yung angkas mo. So good talaga ang motor nito for touring purposes mga kaisla, dahil marami itong mga function at feature na natagpuan sa Inmax 155. So ito yung blocker engine niya, PVE, tapos meron siyang traction control and yung Yamaha Y-Connect at naka dual ABS channel ito mga kaisla sa likod at sa harap. So ito yung nagpabibigay stand out ng motor sa Inmax 155 na 2022, dual channel ABS and then traction control and Yamaha Y-Connect. So ang Yamaha Y-Connect mga kaisla, so basically ito yung bagong innovation ng Yamaha o bagong technology ng Yamaha na makapag-connect sa tao at sa machine. So itong Inmax 155 2022 model mga kaisla, mayroon itong communication control unit or CCU na ito yung nag-handle ng data and information upang maibato sa application ng Yamaha Y-Connect. So doon sa mismong application sa smartphone mo, doon mo matatrack yung fuel consumption, analyze important data, and get maintenance recommendation. At higit sa lahat, ma-notify ka sa mga possible any malfunction ng motor. And then, matrack mo yung last parking location ng motor. So, ito yung Yamaha Connect ay nakapagbigay convenience sa ating mga rider. Kasi dito rin sa mismong motor, mag-notify din sa'yo kapag merong text or tawag ka marireceive. Makikita mo yon sa dashboard ng Inmax 155. So doon magre-reflect yung tawag or text. So hindi mo na kailangan bumaba para tingnan na kung may tumawag ba sa'yo or may tumix ba sa'yo or mga importante na tawag is makikita mo mismo dito sa dashboard mo. So malalaman mo kapag mayroong tumatawag or may nagtitik sa iyo. At isa rin sa nagustuhan ko sa Inmax 155 mga kaisla is yung kanyang traction control. So very importante din kasi mayroon traction control ang motor mo. So ang trabaho kasi ng traction control mga kaisla is kapag napadaan ka sa slippery road or sa madudulas na kalsada, napapanatili na makapit yung gulong mo sa likod. Ang ginagawa ng traction control, ni-reduce niya yung power ng motor upang ma-prevent na mag-slip yung gulong mo sa likod. So, very useful ito mga kaisla na sa mga madudulas na karasada na madadaanan natin sa ating biyahe. So, itong Inmax 155 2022 model mga kaisla, ang presyo nito ay nasa 150,000 pesos. So, mabibili mo to sa 100,050 pesos mga kaisla. So, ang bagong Inmax 155. So, available itong 2022 model sa tatlong color. Itong dark petrol na sa harap natin ngayon, and then yung gray at saka yung silver. So, kayo mga kaisla, anong tingin nyo? Anong masasabi nyo sa bagong Inmax 155 2022 na mayroong traction control, dual channel ABS, smart connect and naka-variable bulb actuation? So ano masasabi nyo sa motor na ito? Sulit ba yung price niya sa mag-offer ng motor or overpriced ba ito? So comment down below lamang ng inyong mga sagot mga kaisla. And once again, thank you for watching Motor Saista. Ride safe always, peace! See you in my next vlog and our motorcycle review. Don't forget to like, share, subscribe mga kaisla. Bye-bye! Peace! Out.